winning look like exactly? Ano ang itsura ng pagpanalo o pagwawagi? For after all, it looks slightly different to each of us. Ano ba ang itsura para sa inyo na tinatawag na tagumpay? How do winners continue to win after na makita niya yung isang tao na tatalo? And I tell you what winning looks like. Winning looks like love, it looks like burden, and it looks like passion. Ang tagumpay, mga kapatid, is innumerable hours of prayer. Hindi mabilang na panalangin. Ang winning, ito mga kapatid ay hindi maibilang na pagpapasting ng isang church. Ang tagumpay ay ito yung hindi masabi na oras na pag-study ng Bible. Ang pagtatagumpay, it's a thousands of sermons preached. Winning is hours upon hours of counseling. Hindi nagsasawang magpayo. Ang winning is hospital visits. Winning is baptism. Winning is Bible studies. Winning is battles and breakthroughs. Winning is sacrifices and offerings. Ang tagumpay ay kabutiang loob, pagpapatawad, mga building programs. Winning is families transform or families life change. Nagbago ang pamilya. Masabi natin tagumpay yan. Ang tagumpay ay isang kaligtasan. It's a calling responded. That's winning. And winning is the devil cast out. Curse is reversed. Winning is diseases vanquished. Yan ang mukha, mga kapatid, ng tagumpay. Winning is faithful men and women of God. Winning is influence. Winning is anointing. Winning is deliverance in a community. Yung winning, ito po mga kapatid, yung maapektuhan mo lahat ng mga nakapaligid sa iyo in a positive manner. But what does winning looks like to you? Para sa iyo, ano ang itsura ng isang pagtatagumpay o pagpapanalo para sa iyo? Can you describe it? Marahil ang tagumpay sa inyo ay ang lahat ng iyong mga anak ay naglilingkod. Yan ay isang tagumpay. Marahil ang tagumpay sa inyo, mga kapatid, ay mag-umpisa ka ng ministry at susundin mo yung calling ng Panginoon para sa iyo. And that is winning. Maybe winning para sa iyo, it's your marriage at peace. Yung pagsasama ninyong dalawang mag-asawa ay mayroong kapayapaan. That is winning. O yung iba sa inyo, yung tagumpay, ay meron kang kayamanan sa bangko. Wala kang pinag-uutangan. Wala kang utang sa bahay. Wala kang utang sa kapitbahay. At wala kang utang sa iyong kapatid. That is winning. And I'm here to remind someone on this Sunday morning na hindi tayo dito, mga kapatid, na nananatili na para magang tumatabla lang tayo. Hindi tayo nandito para maglaro at makakuha lang ng tinatawag na
napapangon tayo. Hello? Because winning requires giving back up. Iyan yung requirements ng tagumpay na kapag ikay nataba, mga kapatid, ikay kailangan bumangon. So the question is not if you fall. Hindi yun yung tanong kung babagsak ka o hindi. Sapagkat lahat tayo ay bumabagsak. Pero the question, mga kapatid, is when you fall, will you get back up? Na kapag ikay naduwala o nadapa, nadisod, babangon ka pa ba? Yun ang tanong, mga kapatid. You have to believe again. You have to pray again. You have to worship again. You have to sing again. And you have to give again. Kailangan natin matutunan ang productive failure, mga kapatid. Yun nagbubungang pagkakamali. Kailangan natin matutunan yan. At magkaroon tayo ng isang environment where failure is not fatal. Ang pagkakamali, mga kapatid, ay hindi nakamamatay. Ha? Hindi maibig sabihin na nakamali ka ay mamamatay ka na. No, mga kapatid. Because failure is the only place where you learn the edge of your capabilities. Kapag nakamali ka, matututunan mo yung hangganan mo, mga kapatid, at yung kakayahan mo. Kaya, don't let greatness die within you. Because you're afraid to fall or you're afraid to fail. Dahil nakatakot kang magkamali, mga kapatid. Don't let greatness die within you. Ang failure, ito yung tuition fee na kailangan mong bayaran to reach your dreams. Ah, para maabot mo yung iyong mga pangarap, mga kapatid, o anumang gusto mong gawin. Kailangan mo, mga kapatid, tinatang na pagkakamali. Bago nilikha ang ilaw, many times na nagkamali si Edison, mga kapatid. Bago nalikha ang lahat ng mga bagay, mayroon mga failure. Kaya yung failure, yan lang yung taking tuition fee mo na kailangan bayaran, mga kapatid, para maabot mo lahat ng dreams mo, lahat ng pangarap mo. Kaya winners keep winning. Because, mga kapatid, yung mga mananagumpay, they refuse to stay down. Sapagkat kapag gusto mong laging manalo, mga kapatid, umaayaw ka, hindi ka papayag that you have to stay down. Meron ba mga mananagumpay sa panahon na ito, mga kapatid? Meron ba mananagumpay dito sa loob ng church natin? And I am looking at the church, ng ibang churches, ay sumusuko, mga kapatid. Sumusuko sila under the yung mabangis, mga kapatid, na kahirapan na buhay nila. But I sense a healthy church filled with faith, filled with hope, filled with vision and belief, because winners keep winning. Yung mga laging gusto magtagumpay, keep winning. Winners keep winning because kailangan ang church gawin din niya, mga kapatid, ang pinaka-the-best na kaya gawin. Amen. Proverbs chapter 24 verse 16, the Bible says, the godly, ang maka-Diyos, may trip 7 times. Ang maka-Diyos, ang sabi niya, pwede siyang mabuwala ng ikapatong beses, but they will get up again. But one disaster, isang sakuna lang is enough. Pero ang sabi niya, ang maka-Diyos may trip 7 times. Pwede siyang madapa 7 beses. Pero ang sabi niya, dahil siya'y maka-Diyos, siya'y bumabangon ulit, mga kapatid. Pero sapat na ang isang sakuna, ang sabi niya, to overthrow the wicked para pabagsakin ang kasamaan. That's why, get up despite your fear. Get up when you don't feel like it. Get up regardless of the demons. Get up despite of your doubts. Get out and face the fear. Face the tremble. Face the shake. And defy every curse.
working, just get up right now where you are in your spirit, and you will choose what you want you to do, what you can, and start right now, and don't stop until na hindi ka pa natatapos bumangon. Kailangan ka magpatuloy, mga kapatid. Bangon ka lang ng bangon at harapin ang iyong pagkakadapa. Winners keep winning. Because Paul said in 1 Timothy chapter 4 verse 7, fight the good fight of faith. Yes. And I finished the race, ang sabi ni Pablo, and I have remained faithful. Amen. Kung ikaw ay babagsak, fall forward. Amen. Yes. Kung ikaw ay babagsak, kung itong babagsak nga, patras. If you fall, fall forward. Ah, alam niyo, mayroong mga magagaling sa mga natutumba. Di ba? Lalo na yung mga nagmamotor. Nasa isip nila yan na kung sakaling sila'y matumba, alam na nila kung ano yung kanilang gagawin, mga kapatid. Mayroong mga, kaya nga sa safety, pinag-aaralan na kapag ika'y natumba, ano ang iyong dapat gawin kapag ika'y patumba na? Paano mo isi-safety ang iyong katawan, mga kapatid? Dahil yung walang kaalam-alam kapag natumba, ulo kagad, mga kapatid, kaya patay. Pero mayroong mga tao na good sila pagdating, mga kapatid, sa falling. The writer said that the righteous man falls at sila'y bumabangon. Getting up, ibig sabihin, it's a righteous individual, isang matuwid. A principal person learned it. Kapag ikaw ay bumabangon, ang ibig sabihin, ito yung mga tao, mga kapatid, na matuwid na umaasa lamang sila sa biyaya at ng Panginoon sa panahon na sila ay nabubuwala o pumabagsak. Yeah. Ang ibig sabihin ng righteousness is defined by favor. Meron kang favor, mga kapatid. Kaya the question is, are you a winner or a whiner? Are you a conqueror or are you a quitter? Because, mga kapatid, the defining quality of a righteous man is he just cannot stay down. Ang isang matuwid na tao, mga kapatid, hindi siya papayag na nananatili at mananatili siyang nakapagsak, mga kapatid. Kaya sasabihin ng mananampalataya na ito, ibigay mo ang pinaka-bestyak mo sa akin, pero babangon pa rin ako. You can fight me, you can fight my family, you can fight my failure, you can fight my anointing, but I'm just gonna back up and back up and rise again, because that's the requirement of a winner. Because I believe the best is in front on us, at wala sa likuran ang best nasa harap, mga kapatid. Kaya kung babagsak ka, bumagsak ka pa forward, hindi pa atras, mga kapatid. Hello? Kabaligtaran ng definition, mga kapatid, ng righteous, yung tinatap na unrighteous, hindi matuwid. Yung taong hindi matuwid, isang mistake lang, bagsak agad siya. Isang atake lang siya ng kaaway, mga kapatid, sumusuko na siya kapag na-sense niya na siya ay natamali. He quits when the going gets tough and life gets difficulty. Sumusuko na agad kapag nahirapan na. But I am looking at the church, na church na mananagumpay sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, na binibigay ng kaaway, na ginagawa ng kaaway, and you are still here, mga kapatid. You are not a victim, you are a victor. Hello? Hindi ka biktima, mga kapatid, ikaw ay mananagumpay. You have to endure immediately lahat, mga kapatid, ng paghihirap for a long term purpose, and the best is yet to come. Kailan ka maniniwala when no one else believe? The toughest barriers on your journey is not an enemy from the outside. Ang pinakamatigas daw, pinakamahirap na hadlang
sa paglakad natin sa Panginoon, hindi daw yung kaaway mga kapatid sa labas. Ang pinaka matigas na hadlang ay wala sa labas. Ang pinaka matigas na kalaban natin mga kapatid ay yung ating mga utak. Ah. It is the story you tell yourself about the situation you have been through. Yung nararanasan mo na sitwasyon na sinasabi ng isip mo, mga kapatid. Ito yung pinakamatindi nating kalaban. Kaya nga, na-stress ako dahil yung isip ko, mga kapatid, natin sinasabi ganyan. Hindi yung demonyo dahil pwede mo siyang rebuking sa pangalan ng Panginoon. Pero yung utak natin, yung isip natin, yan yung pinakamortal natin kaaway, mga kapatid. Kaya huwag tayong panaig. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, yung mga isip natin, iparinyo natin sa Panginoon. Dahil minsan, yan ang nagiging hatlang kung bakit tayo bumabagsak, mga kapatid. Hello? Dahil kung anong sasabihin ng istorya ng isip mo, mga kapatid, na yung pinagdadaanan, yun ang paniniwalaan mo. And if you allow it, the voice of fear will shackle yung inyong mental prison. Ikukulong ka niya. Sisiluin ka niya at sasabihin niya lahat ng kasinungalingan sa isip mo. You don't have what it takes. And you are a fake. It's a fake. Ito ay paninilang. And you are too hard, mga kapatid. The battle is too difficult. Just play it safe. The enemy wants you to become the worst version na yung pagkatao. But God wants you to become the best version of your authentic self. Kung sino talaga ikaw, mga kapatid, magpakatotoo ka. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, pangatawan mo, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hello? Because God wants you to become the best version of your authentic, mga kapatid, self. That's why ikaw ay babangon when you have battle. Ulitin ko, ikaw ay babangon kapag meron kang laban sa buhay. Kapag ikay napapagala, kailangan mong mag-worship. Kapag ikay pagod na pagod, you need to praise. When the enemy is attacking you, you need to pray. Nothing is more frustrating than seeing your potential as being trapped. Na parabagan kayo, mga kapatid, ay nabitag ng kaaway. Huwag mong sasabihin at huwag mong, mga kapatid, ilalagay lagi sa isip mo na kapag ikay bumagsak, mga kapatid, para bagang bihag ka na ng sitwasyon, alisin mo yan sa pag-iisip mo dahil ganyan ang mangyayari sa iyo, mga kapatid. And it is hard to overcome an opponent na nagtatatok, mga kapatid, at hindi nakikita. Kaya tatakan mo the living voice, tatakan mo, mga kapatid, anumang naririnig na boses sa iyong kalooban, sa iyong pag-isip, because the enemy is a liar. Nilinilang niya yung pag-isip natin, mga kapatid. Nilinilang niya yung pag-isip ko. And if you can push past all the lies calling for your attention and find God's voice, it will remind you you are more than conqueror. Na kapag nililinlang ka na, mga kapatid, na kaaway, hanapin mo yung boses ng Panginoon, hanapin mo yung presensya ng Panginoon, because we are more than conqueror. 1 John chapter 4 verse 4, greater is he that is in you than he that is in the world. You are loved, you are strong, you can do hard things, you are built for this moment, and this is our time, this is our day, and the best is coming in our church. Yung pambihirang tapang, mga kapatid, ay matatagpuan sa isang ordinaryong mananampalataya na patuloy, mga kapatid, na pinipiling babangon pa rin siya. Yan yung mga pambihirang merong tapang na mga ordinaryong mga believers na patuloy na pinipiling babangon kahit nadapa. Kaya stop running from the obstacles. Run toward the opportunity. Stop running from the fear of judgment. Run toward the value of being different.
tayo'y natatapa, tayo'y iniligtas, hindi para matatoba at magyugmukmuk, mga kapatid. You are born to win. You are born to win. This church is born to win. And I am looking at some winners in this house right now. How much you win ay nakadepende sa'yo yan, mga kapatid. Kung papaano mo hugisin, papaano mo, mga kapatid, pagkitabin, paano mo talisayin ang magkakamali ang buhay mo, mga kapatid, sa panahon na darating ang pagbagsak sa iyo. Because the opportunity to become our best are the greatest when our circumstances are the worst. May kasabihan, habang ang sundalo, Brother Sam, ay nasusuganan, lalong tumataba. Kaya di ba natin i-apply na ang bawat Kristiyano na siya, mga kapatid, ay bumabagsak, lagi siyang tumatapang at bumabangon, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya. Hello? Hindi ba natin i-apply yun habang nasusugatan ka, habang nakakaroon ka ng pagsubok ka, habang bumabagsak ka, lalo ka nag-iinit, mga kapatid. Hello? Perhaps I remind you, it is not the critic who counts. Hindi ito yung hindi natin binibilang yung mga kritiko, yung mga pamumuna na pupuna sa'yo, hindi natin yan binibilang. Ang karangalan ay hindi binibigay sa isang lalaki o sa babae na masasabi natin siya, mga kapatid, ay merong malakas na pangangatawan at hindi siya nanginginig sa kanyang mga ginagawa. Ang karangalan ay hindi binibigay sa kanila. Ang karangalan, mga kapatid, ay kailangan ibigay at nararapat lamang sa mga naniniwala, mga kapatid, na naniniwalang mananampalataya na sila ay nasa battle, mga kapatid. At kapag dumating yung pagbagsak, sila ay pumabangon, mga kapatid. Ang karangalan ay kailangan ibigay sa mananampalataya na yan. Mananampalataya na handang suungin, mga kapatid, handang harapin anumang pinsala, mga kapatid, na mga bagay na dumarating. And the one who strives violently to overcome, yung mga nagsusumikap, mga kapatid, na pumangon sa kabila ng pagkukulang, nararapat na bigyan ng karangalan. And don't be one of those called. Huwag kayong maging isa sa mga nalalamig, sa mga tamad na mga kaluluwa, sa mga matatakutin na kaluluwa, mga kapatid. Who knows? Hindi nila alam yung taste ng victory. Hindi nila alam yung pain, yung tinatawag na defeat, mga kapatid. Don't want to be cold, timid soul. Nothing has transformed our life more than understanding ng ating halaga, mga kapatid, is not based on the judgments of those people na nanganakaupo dyan. Hindi natin binibigyan ng importansya yung mga taong nakaupo kung anong sasabihin nila sa iyo, mga kapatid. You can't let the people in the seats determine how you perform in your purpose and in your calling. And until you escape the judgment of people na wala namang halaga, you will never win over the hater. Bakit, mga kapatid, ay natatago ka, natatakot ka sa mga masasabi, sa mga judgment nila? Pero kung ito, mga kapatid, ay malalampasan mo, kapag ito'y hinarap mo, mga kapatid, hallelujah, karapat-dapat kang ibigyan ng karangalan. The credit is yours, mga kapatid. Bakit? Sapagkat marami ka man dinaranas, but you are still here. Nagpapatuloy ka, palagi ka pa rin winner. You keep winning because winners keep winning. There's no such thing as dirt whisperer. You won't whisper in the ear of the jerk and convince him you are right. Just stop trying. Kung ang mga tao ay ayaw makinig sa iyo, courageous enough to live sacrificially in God's purpose. We are not interested in their commentary. Kahit anong sasabihin ng mga iba, mga kapatid, basta meron kang tapang na harapin, mga kapatid, ang problema o ang mga bagay na nasa iyong harapan.
Some of you carry scars. Dala-dala niyo mga kapatid yung pilat, yung sugat. And they are the living proof that you have the courage to follow your purpose. And God, narito ka pa rin. Dala-dala mo yung sugat, yung pilat, mga kapatid na sugat. When you finally step into purpose, it will free you from the scorn. Makakalaya ka mula sa pangahamak, mula sa judgment, mula sa criticism, and the hate of other people. Following Jesus in your destiny does not guarantee success. Ulitin ko, following Jesus into your destiny does not guarantee success. But it does guarantee that at the end of your life, you'll rest in the knowledge, mga kapatid, that life didn't pass you by while you watch as a spectator. Everyone I know wants to be great. Gusto nila maging dakila. Gusto nila maging tanyag. Gusto nila maging masikat, mga kapatid. And if you want to be great, it's time to do what greatness requires. Gusto mong maging dakila, it's time to do the requirements, mga kapatid. And the size of your dreams you accomplish will be equally proportionate with your submission to sacrifice. Ano ba yun sa Tagalog? You must directly connect the greatness of God with your potential to do great things by the authority of God's dominion. I wish you will dare to believe na ang Panginoon kaya niyang gawin ang lahat ng imposible sa buhay mo. Because your faith in God is the only foundation na siyang magiging tatag mo, mga kapatid. And do not allow the ache, huwag mong hayaan yung sakit, mga kapatid, na nararamdaman mo for the ordinary to get you to settle for a spiritual sinadeva. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na ikaw ay para magang patutulugin ng sakit o kung ano man darating, dumarating sa iyo at yung iyong spiritual ay matutulog, bibigyan siya ng sedative, mga kapatid. Huwag mong iaalaw yan. We possess so much more potential than we become because the Bible says God is greater. And then, mga kapatid, we are allowing to Him to be through us. Let's take the restraint of God. Kunin natin, mga kapatid, yung saway ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa pamilya ko, sa church, sa community, sa aking bahay, sa aking eskola. And today, God is calling someone out of complacency. Regardless kung sino ka man, regardless yung hindi sumusuko, mga kapatid, at ang Panginoon ay naghahanap sa ngayon ng tao na marunong, mga kapatid, manalo at bumangon sa kabila ng mga bagay na dumarating sa Kanya. God is calling someone into a higher purpose today. Extraordinary move of God begins with ordinary acts of obedience. Extraordinary of God ay magmumula with an ordinary act of obedience. Taong 1980, Jim Balvano, ewan ko sa mga mahilig mag-basketball, ay na-hired siya in the North Carolina State basketball coach. Ito yung tinatawag na The Wolf Pack. Jimmy Balvano was a dreamer. He took an unsuccessful basketball program. Sa unang araw niya bilang head coach, he stood before the assembly of the assistants, the players, and made this statement. Hinarap niya yung mga players, mga assistant coach, mga kung sino mang mga nandun. Ang sabi niya sa unang araw niya, we will win a national championship. Dahil itong college basketball na pinahawak sa kanya ay mga talunan. At siya, mga kapatid, ay na-hired sa North Carolina State University
bilang head coach. Sa unang araw, mga kapatid, pinulong niya lahat. At ito ang kanyang sinabi, we will win a national championship. Lahat ay natahimik dahil alam nila lagi siyang talo. But this coach, Jimmy Balbano, began to paint the picture for each player. Araw-araw, kanyang sinasalita ang pagpanalo. The more he spoke, the more they listened. Ang kanyang goal ay in-explain niya, mga kapatid. Lagi niyang sinasabi, we will win a national championship. Each year, bawat taon, they took the court. Ang sabi ni Jimmy Balbano sa kanila, kung makita nyo lang kung ano aking nakikita, at mapangarap lang ninyo kung anong ang aking pangarap, ang sabi niya, sabay-sabay tayong pupunta sa national championship. Ang sabi niya, we can win. This will be the team. And he concluded his motivational speech the first day with ang sabi niya, itong sabi niya, we will cut the nets down. Kunwari ito yung net ng basketball. Ang sabi niya, mga kapatid, we will cut the nets down. Bawat taon, they had one practice entirely devoted to cutting their nets. Every year. Bawat player, lahat ng active sa first line, lahat ng mga backup, lahat ng assistant, lahat ng mga coach, lahat ng nagte-training staff, isa-isa ay akyat sila, mga kapatid, sa hagdanan. At ang gagawin nila, mga kapatid, ay puputol sila ng isang maliit, mga kapatid, na piraso. Dahil hindi matalim, hindi talaga magputol ito. Kunwari na putol. Bawat taon, bawat isa sa kanila, ay aakyat sila at puputol ng isang maliit na piraso ng net, mga kapatid. But it just the act of climbing it wasn't just the act of climbing a ladder and cutting down of the net. Hindi lang yan. Ang coach na ito, si Jimmy Balbano, ni-required sila, mga kapatid, na mag-celebrate as if sila ay nanalo na sa championship. So, aakyat sila bawat taon, mga kapatid, ginagawa nila. Aakyat sila sa tanan. At magkakat sila ng pieces of net, mga kapatid. And after noon, sila ay magse-celebrate, mga kapatid, as if sila'y nanalo na sa championship. So, ano ginawa nila? Sila'y mga nagsulat ng awit. At ito'y inawit, mga kapatid, ng awit. And for an entire practice, sa bawat practice na ginagawa nila, sila'y nagsasayaw na, mga kapatid, around the pieces of the net na nagre-represent, mga kapatid, na ang tagumpay ay nasa daanan na nila, mga kapatid. Pagaman ang panalo ay wala pa sa kanila, pero pinapractice na sila mag-celebrate at magsayaw as if, mga kapatid, ang tagumpay ay napapa sa kanila. I don't know what winnings look like to you. Maybe you can start visualizing something beyond the current situation you are in. Because if I could just get you to practice winning today, i-practice kaya natin na tayo ay nanalo na. If I can just get you to celebrate at isa, it's already happened. Mag-celebrate kaya tayo ngayon na para pagka na nangyari na, nanalo ka na. Tayo ay sisigaw, mga kapatid. Like you, para pagka nakita mo yung tatay mo na puspos na Panalo Espiritu Santo, yung anak mo prodigal sana, siya'y nagbalik, mga kapatid. Yung backslider mong asawa, siya'y nagbalik, mga kapatid. At nakakakilala, mag-celebrate kaya tayo na para pagka nga ang sweldo mo ay na-increase na, mga kapatid, at umaabaw ang pagpapala. Pwede ba tayo mag-celebrate na as if yung nakanta mo na yung kagalingan na iniantay mo, mga kapatid, at matagal mong dinidesire, at yung pagpapala as if na nangyari na at makakapagbigay ka, mga kapatid. We can practice, we can celebrate na hindi pa nangyayari.
Wala dito nagtuturo kung paano ka pumagsaka. No one has to teach you how to deal with the darkness, despair, and depression. But somebody is got to tell you kung paano manalo. Ang mga tao sasabihin niya kung paano ka pumangon, kung paano ka magkaroon ng pagpapala. Hallelujah. Yung mga tao, sasabihin ka na mananampalataya kung paano mo ma-receive ang bautismo na banal na Espiritu Santo. Wala dito nagtuturo kung paano ka pumunta ng impyerno. Wala dito nagtuturo kung paano ka babagsak at ma-discourage at matisod. Wala dito nagtuturo kung paano ka mga kapatid magkaroon ng karamdaman. Ang tinuturo mga kapatid kung paano tayo magtatagumpay. You got to practice the art of praise. You have to worship when it is not working. You have to celebrate in the chaos. May problema ka, mag-celebrate ka na as if wala ka na problema, mga kapatid. You need to practice the art of praise, the worship, as if you are winning. You are winning. Jimmy Balbano ay meron siyang pair na gold scissors. Ang scissors ay ginawa from 24 karat gold. And they will practice with those gold scissors. Sa una, according to this story, ang kanilang celebration was rather, una yung celebration nila medyo mahina pa, Sister Regine. The first year, 1980, ang score nila ay mababa sa 500 sa winning record. Pero sila'y nanalo. In the second year, they were slightly over 500 winning records. Kung sa first year 1980, mababa sa 500 ang panalo nila. On the second year, mga kapatid, lampas 500 ang kanilang score. But on the third year, they defeated the Houston Cougars and won the national championship in college basketball. And according to the writer, the celebration was already planned. Hindi pa nangyayari yung mga kapatid ang tagumpay nila, pero nakaplano na yung celebration for 3 years. Mga kapatid, for 3 years, pinerpek nila yung sayaw nila, pinerpek nila yung awit nila, pinerpek nila yung song nila, mga kapatid. Kung sino man yung present, sino man yung magse-celebrate, and I wish some of you decide right now what's going to happen when God does what you always believe. Anong mangyayari, mga kapatid, kung tagawin ng Panginoon? Ano man ang iyong pinaniniwalaan at tagawin ng Panginoon? Ano man ang matagal mong pinagpe-pray? I wish you start what is that you've been asking God to do, and I wish that you could begin to believe, because practicing creates the beliefs in them that is necessary to accomplish your dream. Mag-umpisa ka pa lang, mag-practice ka na as if nanalo ka na. I-practice mo na, i-celebrate mo na. Bukas, Brother Sam, pupunta ka na sa Australia. Kayong may sakit, gagaling ka na ngayon. Yung nangangailangan ng milagro, i-practice mo na, mga kapatid, na ikaw ay nakatanggap na ng milagro. Jimmy Balbano faith. Meron siyang pananampalataya about winning. Yung faith niya yan ay nakakahawa. Siya'y lumakad sa bahay ng kanyang tatay. Bago niya tanggapin yung trabaho ang inalok sa kanya, pumunta siya sa bahay ng kanyang tatay. Ang sabi ni Jimmy Balbano sa kanyang tatay, bago niya tinanggap yung trabaho, tayo, sabi niya, we are going to win a national championship. Sabi ni Jimmy Balbano. Ang sabi ng kanyang tatay, okay! Pero bago umalis si Jimmy Balbano sa bahay ng kanyang tatay, yung tatay niya ay pumunta doon sa upstairs ng kanyang bedroom. Ang sabi ng kanyang tatay kay Jimmy Balbano, anak, meron akong gustong ipakita sa'yo. Dahil ang tatay niya nawala, pumunta doon sa taas for a moment. At kung umakyat sa second floor yung kanyang anak na si Jimmy Balbano,
ang sabi ng kanyang tatay doon sa kanyang room, sabi niya, anak, nakikita mo ba itong maleta na ito? Sabi ng kanyang tatay, yes, ay, nakikita kong maleta na yan. Para saan yan? Ang sabi ng kanyang tatay, mga kapatid, pinako lahat ang sabi ng traveling na maleta na ito para sa national championship na sinasabi mong mananalo kayo. At ang kanyang papa, naramdaman niya yung pagkahawang ng paniniwala ng kanyang anak. Ang sabi niya, pinako ang aking maleta na baka man, ang sabi niya, hindi ka pa naglalaro, hindi mo pa nagiging coach sa sisko na yan. Pero ang sabi ng tatay niya, and yet I already got the socket box. Eventually, that is guaranteed na kayo ay mananalo. And I wish someone will get convinced that the best days of prayer church is in front of us. You are an overcomer. You are a jailbreaker. You are a cursebreaker. You are a demon chaser. And you are a soul saver. Huwag yung mga anak ay hindi paligtas. Bakit hindi ka mag-umpisang magsamba sa Panginoon like they are in the house with you right now? Kung ang iyong asawa, ang iyong prodigal na anak ay wala pa sa church, bakit hindi ka pa sumayaw ngayon as if na para pag ang kasama mo na siya sa church, nagsa-celebrate kayo, nakasama mo na siya. You are in the middle of financial difficulty. Wala kang pera, wala kang trabaho. Gusto mong mabigay sa gawain ng Panginoon, as if binigay na yung pagpapala mo na meron kang pusong magbibigay sa gawain ng Panginoon. If your marriage is in chaos, why don't you start loving like you want it to be restored? I-practice mo na, mahalin mo na upang ma-restored ang iyong marriage love. If you want ministry, why don't you start serving like your ministry is already in motion? Start dancing like your breakthrough is already here. Ang cancer ay wala na. The pain has been removed. The frustration, wala na mga sleepless night na hindi ka makakatulog. Wala ng depression, walang despair. Wala na mga kapatid. Anong gagawin natin? Praise like your prayer. Stay in the presence of God. And they did speak to the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine and taketh away the reproach from Israel? For whom is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Sino ba itong higanti na yan? And 1 Samuel 17:45, ang sabi ni David to the Philistine, thou comest to me with a sword, with spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. You might feel inequipped to fight the battle in front of you, but you don't need the weapons of your enemy to be successful. You just need faith in the name of God. Wala kang sandata para talunin ang kaaway mo. Pananampalataya lang ang kailangan mo. Sister Dina, when you pray for the child,
you have to do is faith. It's faith that you win. For Samuel 17:46, there it says, this day, tong araw na ito, sabi ni David, nakita ko na ang araw na ito. Nakita ko na, sabi niya, ng araw na ito, na pinapractice ko na matagal ng panahon, ang sabi ni David kay Goliath, the lion, the bear, and the loneliness, matagal ko na pinapractice. At ang sabi niya, I've been walking this road. At ang sabi ni David, nakita ko na sa aking isip a thousand time kung paano ka babagsak. And this day, the Lord deliver me into my hand, and I will smite thee, and take thy hand from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistine this day unto the powers of the air, to the wild beasts of the earth, that all may earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Now that the Lord saved na his sword, hindi iniligtas ang Israel sa pamamagitan ng tabak, sa pamamagitan ng shield, o sa pamamagitan ng spear. Niligtas sila because the battle is the Lord. Ang sabi ni David, and you are about to fall into my hands. I wish makita mo ang iyong mga trouble in the face and say, greater is he that is in me. I wish you would say, you're about to fall, and all the earth will know the testimony. Merong testimony na mangyayari. Winning is a boy with a stone and a sling against a 9-foot giant Goliath. Winning is an obedient for 7 days. Sila'y mga silent mga kapatid na umiikot sa wall of Jericho. And in the 7th day, in the last promise, sabi ng Bible, they are unified, mga kapatid. Sila'y sama-samang sumigaw na pagpupuri sa Panginoon upang ang wall of Jericho ay babagsak. That is really. And that's what happened when you start defying the walls. And the walls of Jericho, mga kapatid, ay bumagsak. I want you to practice as if the breakthrough is already happening. Pinbatay ko mayong mga kapatid. I want you to practice as if the breakthrough is already happening. Musisyan kami kayo lang para sinas. Because until na binabalik-balikan mo yung mga nakaraan at hindi ka nakakapumpong, you are not a winner. Winning is walking out of your past. Winning is sinking your past, buried in the water. Katulad mga kapatid ng kinlos na Panginoon sa Egypt si Pero, maging ang kanyang mga chariots. Winning is seeing your life transformed now. Binago na Panginoon. That is winning. And start practicing you're gonna respond when God finally answer your prayer. How will you respond? How will you respond when God finally answers your prayer? How are you going to act when God finally gives you a baby? How are you going to act? How are you going to act? Will your life finally lights up in faith? How are you going to praise when your spouse, when your husband is filled with the Spirit of God? How are you going to respond when your children is serving in the ministry of God? How are you going to act when your ministry launches? How are you going to respond when the breakthrough hits? Is there any
anything hard for the Lord. I believe walang nahirap sa Panginoon. But we need to practice na tayo ay nanalo na. We need to celebrate. You need to praise. You need to dance. You need to worship God. Will you worship the name of the Lord? Thank you.